Okay, quick test lang para sa bagong dating kong order. Ito ay 12 volt solenoid bulb tsaka 6-in-1 power meter. Ito ay 12 volt na solenoid bulb. DC 12 volt. Saan kaya ang negative tsaka positive dito? Oh, okay. Coil lang naman to. So wala siguro tong negative positive. Quick test natin. Resistance. ohms. Okay. Bali wala tong polarity. Kasi, pasensya na kayo sa kamay ko, mainta. Nag-away kami ng printer. Ano itong nasa ilalim? Strainer. Okay, meron siya strainer. So, basag siya yung cover. Ano namang problema sa akin yan? Ito ay 430. Tapos, ito naman ay kulang-kulang 500. Okay, AC power meter. 220 volt. Ang inulog, merong manual. Yun, rip. Walang current sensor. Paano ko to ito-testing? Pero meron akong power meter ito. Kaya ako bumili ng power meter kasi ito ay sira na. So ito nakakabit sa solar ko. Dito siya nakakabit. Ayan, nung nabubuhay pa siya. Pero nasa hindi pa naman. Yun nga lang nakurap-kurap. So meron akong current sensor. Halos kamukha naman to eh. Ito lang, wala siyang frequency tsaka power factor. Oh, yun lang ang wala sa kanya. Pero naglalag din sila. Ang kagandahan dito. So, nasira rin yan sa solar ko yan, sa inverter ko nakakabit. So, minomonitor ko yung kung ilan na yung na-convert ko o nagamit ko na 220 volt. So, para siyang wattmeter. Parehas nito. Kaya ako bumili nito para talaga ilagay sa solar ko. Pamalit nun. Kaso mga, eto kasi wattage lang, pipindutin pa kailangan ng set para lumipat sa current, set ulit para lumipat sa cost, so ganun, sa ampere. Eto naka-display na lahat, tsaka meron ng backlight. So bala ko siyang gamitin na lang sa mga tutorial ko. Tapos bibili na lang ako ng isa pa para sa solar ko. So do double check ko rin kasi baka naman wala talagang current sensor yung sa seller kasi mas mura to kumpara sa iba, nasa 500 lang to. Ibang seller nasa 700. Nga lang, anong sense kung wala namang current sensor? Okay, kinek ko sa seller. Kung merong current transformer, wala pala talaga. So kaya mas mura to. Pero yung ibang seller meron. Tsaka ito lang yung wiring diagram niya. Number 1, 3, tsaka 4 lang ginamit. Pero dito sa kanyang manual, makikita natin. Meron siyang option na 100 ampere wiring. So meron siyang current transformer. Sa 1 tsaka sa 2. Bali, ito ang magiging setup natin dito pag wala tayong current transformer. Pero dahil meron nga akong sira na may dating current transformer naman, tetesting ko rin to. Mas mataas ang rating niya, 100 ampere. Ang di ko lang alam kung compatible tong current transformer nito dito. Kasi kung titingnan natin sa picture niya, ganun itsura ng current transformer niya. So maglalagay ako ng link sa baba kung saan ko to binili. Kaya kung saan yung merong may current transformer, so mas mahal. Yun talaga ang inaasahan ko. Medyo na-dismay ako, pero pagkakamali ko pala. Dahil wala talaga siyang kasama. So testing muna natin. Lagyan natin ang power. Okay, yan. Nilagyan ko ng plug yung number 3. Tsaka number 4. Okay. Saksak natin. Ayos, meron tayong 630 at 221 volt. AC voltage tayo. Tingnan natin kung merong ay nakasaksak siya dyan. Dito rin natin i-check yung okay. Konting diferensya, 219.3. Ito ay galing na natin to. 221 volts. Ayos. Testing ulit natin. Lagyan natin ang load ng walang current transformer. Okay, na-wiring ko na. So, ang load natin ay nasa 1
Tsaka 4. So ito pa rin yung power cord natin. Wala pa tayong, wala pang laman yung bukilya natin. So apat natin ang makikita ng maayos. Saksak natin. So mas maganda kung saksak ko rin siya sa wattmeter. Makita natin kung anong pagkakaiba nila. Okay, meron tayong 1.4 consumption sa wattmeter natin. Ano yung 1.4 na yun? Yun yung load niya. Sa specification ng seller, nakalagay less than 1 watt. So less than 1 watt nakalagay doon, pero lagpas siya ng 1 watt. Wala pa tayong load, lagyan natin ng load. So ito, 13 watt na LED bulb. Sapak natin. Sabindi na. Ilan? 0.6 ampere. 14.2 watts sa wattmeter natin. Sa kanya, 13.47. So, konting diferensya, hindi ko alam kung okay, kasi meron pa tayong dagdag na wattage nito, 1.4. So, 13.4 plus 1.4, 14.8. Okay. So, may konting diferensya. 0.6 ampere. Ito ay 6 milliamps. 0.06. 60 milliamps. So, doble. Tingnan natin sa wattmeter natin. Sa clamp meter. AC. AC tayo. 2 ampere. So, maganda. Dito sa ilaw lang. 600 milliamps. So, pareha sila, 60 milliamps. So, pareha sila ng 6-in-1 meter natin. So, kasi itong 120 milliamps, meron maring kasama yung load nito. Yung power, yung current nito. Itong 6-in-1 meter natin. Okay. Tanggalin natin. Na nakikita maayos. Okay, meron tayong 83 milliamps. So yun yung load ng wattmeter natin. 9 watts na Philips LED rin. Okay, pare sila ng clamp meter. So, 49 milliamps. 0.05 is 50 milliamps. 100 milliamps naman sa watt meter natin kasi kasama yung 6-in-1 meter natin. Pag tianggal ko to, 0 ang clamp meter, 0 rin dun. Ayos. Maganda siya. 60 hertz. Wattage, 8 watts. Doon, 7.54. Ayan, testing naman natin to kung gagana sa kanya. Okay, second setup tayo. So, ito, nilagyan ko na siya ng current transformer. Yung current transformer nung isa kong power meter, itong sira. So, nilagyan ko siya sa 1 tsaka 2. Yung plug sa 3 tsaka sa 4 pa rin. So, yung load, hindi ko sinama sa kanya. Para makita natin kung pareha sila ng nire-reading ng true wattmeter kung isa. Tapos, ito yung load. Naka-shoot lang yung isang line. Naka-shoot lang yung isang line niya. Ito yung bumbilya natin. Ito, bali ganyan siya. Bumbilya. Isang line. Bago, plug. So, ito lang ang isasaksak natin sa true wattmeter. Hindi makikita ng true wattmeter natin itong consumption ng 6-in-1 meter. So, nasaksak muna natin to. Set up ko lang na maayos. Okay. So, ito naman ang isasaksak natin sa true wattmeter, yung load lang natin mismo na ilaw. Yun.
wala siyang nare-reading. Ito yung setup natin, may current transformer. Okay, dapat siguro pare sila ng neutral. Testingin ko tong baligtarin. So ayun, wala pa rin. So kasi wala naman akong neutral. Okay. So hindi to uubra. Maaring hindi compatible yung current transformer nung ano pa to? P-spare kong watt meter. O 4-in-1 naman yun. Ito 4-in-1 lang to. Okay, hindi to uubra. Testing natin kung magkasama sila. Okay, itong setup na ito naman ay pagsama ko ulit sila. So ito yung line natin ng load punta sa bumbilya. Nandun yung isang current transformer. Doon nakasuot. Bago yung neutral ng nandun. So isang line ng load. Bago, ayan pa rin yung plug natin. Nandun pa rin yung current transformer sa 1 tsaka sa 2. Okay. Energize ulit natin. Pag ito hindi pa rin nagana, ibig sabihin, hindi compatible talaga yung, kasi nung una hindi ko sinunod yung diagram niya. Gusto ko sana maiwala yung circuit. Pero dapat doon palang gumana siya. So wala talaga tayong reading. Ibig sabihin, hindi compatible yung current transformer ng nito doon sa bago. Okay. Pero yung 20 ampere na rating niya dito sa unang setup, 20 ampere na wiring ay okay na. Mataas na 'yon. So makikita natin 'to sa mga susunod na project. Tingnan natin yung setup. Tama ko lang ulit yung wiring. Binalik ko siya sa dating wiring. Sa unang-unang setup natin, nandito yung load sa 4 tsaka sa 1. Yung plug natin sa 3 tsaka sa 4. Saksak ulit natin. Yan, meron siyang ilaw. Okay. So, dito tayo sa setup. Meron siyang maliit na pindutan dito. Pag pinindot ng isa, mamamatay yung backlight. So, parang mas maganda pa pag walang backlight. Pindutin ulit ng isa. Ang kagandahan nga pala dito, itong sa baba na to, naglalag siya kahit tanggalan natin power, saksak ulit natin. Pero, hindi ko pa natetesting ha. Dito sa isa ko, ganun. Tsaka sa advertisement nila, ganun din. So, pwede natin siyang gawing parang submeter. Bago nare-reset din yan. Didinan lang to ng 5 seconds. Bago ito, meron siyang pictures na overload power. So, yung wattage niya, magbe-blink daw. So, didinan natin ng 2 seconds. 1, 2. Yun. 4.4 kilowatt. Nating galawin. Isa lang ang pindutan niya. Kusang lilipat yan ayon sa manual. Yun. Hindi lumipat. Patay lumipat. Okay. 2 seconds ulit. So, magbiblink. Para lumipat sa kabla, 2 seconds ulit. Hindi. 2 seconds. Yun. Ito ay nasa kilowatt. So, 1,000 watts yan. Zero watts. So, ito ay 100 stents. Ayan, 0 watt. Nagbiblink na tayo kasi nilagay ko sa 0 watt yung overpower protection. Yun nga lang. Ganun lang siya, nagbiblink lang. Wala nang iba. Tapos pag direset natin tong kilowatt hour, 5 seconds. Yun, nagreset na. So ito nagbiblink, 2 seconds lang yan. Lagyan natin sa 10 kilowatt.
wag lang natin galawin kung kaya ko saan babalik. Yan, nawala na yung blinking niya. Nasa 10 kilowatt na yung power. Yun nga lang, yun lang features niya, wala nang iba. So, isa lang ang push button niya. Tsaka, sa seller, wala siyang warranty. So, buy at your own risk tayo dito. Tapos, mas maganda pa rin talaga para sa akin yung merong current transformer. Bakit? Kasi, mas safe yung may current transformer. Oo, mataas ang 20 ampere. Halimbawa, gagamit tayo ng, lalagay natin to sa outlet o kaya sa main natin. Pwede to. Pang monitor ng wattage natin. Eh, gagamit tayo ng mas matabang wire. Disadvantage dito, yung maliliit na connector. Pero kung may current transformer tayo, madali tayong makapag-trace ng makapag-wiring. So, hindi tayo papahirapan sa wiring. Kasi papadaanin natin dito yung current pagka walang current transformer. Kaparehas nung setup ko sa solar ko. So, yun lang. Maglalagay ako ng link sa description ng video na to. Kung saan ko siya nabili. At yung merong current transformer. So, mas mahal siya ng around mga 200-300. Maraming salamat sa panonood. Abangan niyo yung video natin. Gagawa tayo ng project para dito.